Sa pamamagitan naman ng Global Positioning System o GPS, natuntun ang binatilong nagbebenta ng mga nakaw na cellphone. Balitang hatid ni Cesar Apolinario, exclusive. Sa bahay na ito sa barangay ng Ka, ninakaw umano ng 16 anyos sa sospek ang limang mamahaling cellphone na kalaunay. Inilako niya rin malapit sa lugar. Dahil may GPS ang isa sa mga cellphone, na trace ito sa Balubad Resettlement Area. Kinumpirma rin ito ng isang residenteng inalockdown ng sospek. Sa CCTV makikita ang pagdating ng sospek kasama ang tatlo pang kaibigan. Tinatayang mayigit 100,000 piso ang halaga ng mga ninakaw na cellphone, pero dahil bagsak presyong ibinebenta, dinumog ito ng mga residente. Pero dahil walang maipakitang dokumento ang sospek, alas ng hapon, inaalok sa amin yung cellphone. Okay. Pero ano, hindi namin kinuha, may bumili. Kano ibinebenta? Mura talaga? Mura. Unang inaalok sa amin, 2,500. Dahil walang pumatos, naghanap ng ibang buyer ang sospek. Ang hindi alam ng binatilyong sospek, kasama na ng biktima ang mga tanod na nakatutok sa monitor ng cellphone na may GPS. Isang kanto mula sa pinag-alokang residente, napansin ng tanod ang Blue Dot Navigation System. Ilang sandali pa. Nakita namin may isang bata na may hawak ng cellphone, na tapos papalapit, habang papalapit kayo, palapit din yung tuldok, dalawang tuldok. Okay. Hanggang sa makita ng complainant, okay. Sabi, sir, yan yung cellphone ng mami ko. Agad inaresto ang suspect, pero dahil minor de edad, itinurn over siya ng pulisya sa DSWD. Na-recover ang 4 pang cellphone matapos isauli ng mga napagbentahan, pero hindi na naibalik pa ang 80,000 pesos na tinangay din daw ng suspect. Pursigido pa rin ang biktima na maghain ng reklamong robbery laban sa sospek. Bubush talaga namin kasi sobra yung emotional trauma. Cesar Apolinario, GMA News.